sumaya walang titigil. Tayo ay dumadami na walang pipigil. Tayo'y magkaisa, lahat magkapanang. Kumusta mga kapamilya? Magandang gabi sa inyo lahat. Ako pa rin ang inyong amigo sa main office sa Label. My name is Roger Art of Dasan. Isang magandang gabi sa ating overall leader dito sa main office sa Label, Ate Gloria Riquiso. At saka kay Pastor Dr. Joel Apolinario at saka sa kanyang mabuting may bahay, Madam Reina Apolinario. At sa mga kapanalo nating kapamilya nating mga OFW na nakauwi na for good dito sa Pilipinas kasi may kapa na sila. And then, maraming nag-request na more updates daw mura dito sa main office sa Label. So, shoutout nga pala at saka maraming salamat kay Frank Chil Mondejar na nagbigay sa akin ng FUBU Cup at saka ito, ID holder ng FUBU. So, salamat po. Salamat po ng marami sir. From General Santos City. So, pag-uusapan natin ngayon mga kapamilya ay ang new updates dito sa main office sa Label. Medyo bilisan natin konti kasi medyo mahaba yung oras at saka mabigat pag in-upload. So pag-uusapan natin ngayon is new update sa main office sa Label. Kung bakit nasusustain ni Kapa yung blessing na natatanggap natin na buwan-buwan. Economic and industry impact na dahil sa Kapa. Na about sa transportation, mall, car company, gasoline stations. Kung anong impact ng Kapa no? Nung nandito si Kapa. At saka maraming nag-early retire for good. At saka yun, good things sa mga new grads kasi makakapasok na sila sa makakapasok sila ng trabaho. Medyo madilim yung ilaw. Sana, lagyan natin. Yun. So, ang update natin sa main office mga kapamilya is meron na tayong tinatawag na na fast lane. Ibig sabihin po nun, pag nag-donate ka ng pag may donation ka ng 100,000, so pag monthly mo kinuha, doon ka sa fast lane mula po alas 7 ng umaga, magbibigay po sila ng mga 100 na priority number para makakuha ng mga single accounts lang. Yung ibig sabihin po nun, pag ikaw ay merong donation 100,000 pababa, so ibig sabihin nun, yung blessing mo nasa 30,000 pababa, isang papel lang po sa isang tao sa fast lane kasi nga fast, di ba? So pag may 30,000 ka to 25,000, 15,000, 10,000, 5,000, 15 a month. So dun ka po sa fast lane. So alas 7 ng umaga magbibigay sila ng magbibigay sila sa sa fast lane. And then sa emergency lane naman dun sa may window 4, sa may teller 4, may tinatawag po tayong emergency lane. So, ano po ba ang emergency lane? So, ang emergency lane po ay yung mga yung mga kapamilya nating nagkaroon ng emergency. Just like, for example, halimbawa, may hospital. So, kailangan talaga ng kailangan talaga ng money or cash. So, ang kailangan mo po ipakita, yung form, kailangan yung nasa hospital, member yung nasa form, kailangan talaga yun, number one yun. Member yung nasa hospital, final billing, at saka ID ng Kapa. At saka sa lahat naman ng sa lahat ng mga transaction natin, pagkukuha ng blessing, kailangan may ID ng Kapa. Lalo na sa fast lane po, kailangan ikaw mismo ang may-ari pumila sa fast lane. Hindi pwedeng ipadala. Isang account lang sa fast lane. So with the Kapa ID, original owner, and then isang form lang talaga, bawal po dalawa. From 30,000 blessing pababa lang po yun. Every day may kinakater na 100 heads sa fast lane natin. And then ngayon, pag-uusapan natin ang bakit nasusustain ni Kapa yung blessing na binibigyan ni Pastor buwan-buwan. So bago yan, basahin muna natin o banggitin muna natin itong mga Kapa businesses. Kaya kung bakit nasusustain ni Kapa yung ang tawag natin dito, ang mga blessing na binibigay sa atin ni Pastor Buwan-Buwan. So sa pagkakaalam ko, sa mga alam ko lang na business, may mga bagong business kayo na na lumalabas na hindi ko pa na-update kasi hindi pa nakapag-meeting yung buong staff. So sa business na mga ng Kapa na alam ko, lahat to may business permit at saka legal papers for
for legal ano, legal documents at saka good taxpayer po ang Kappa. And then number one dyan is ang Aces College of Tagum. So makikita yan sa Tagum, alam nyo naman pag ano, pag eskwelahan malaki talaga yung income niyan. Banana plantation over 120 hectares dyan sa may General Santos City. So pag nag harvest na po tayo niyan, million yung ano, yung kita ng Kappa kasi for export po yan. Bakeries, convention center, formerly ano yan eh, Golden State Convention, so ngayon naging ano na siya, Reina's Convention na dyan po sa may General Santos City dyan sa may Salvani Street. And then ano, restaurants, may mga restaurants po ang Kappa, fishing industry meron din tayo, yung ano, fishing, Juris Fishing dyan sa may ano, sa may Jensen din, more than 28 boats last update ko, kung nagtanong ako kay Ate Saling na good evening po sa'yo. More than 28 boats po yung ano, yung ano natin, yung bangka natin sa Kappa. And then gasoline station dyan sa may Bula at saka dyan sa may Katanggawan area, nandyan po yung ano, ang Juris gas station. And then Tagum Doctor Hospital, alam po natin pag hospital, napakalaki po ang income niyan. Printing press, Jack radio station dyan sa may Lantau Marbel, na ang ating ano dyan, ang ating station manager kaibigan po natin si Lloyd Balanon, isa magandang gabi po sa iyo. Lobster farm dyan sa may ano, dyan sa may Bisli yata or Matandag area. At saka lobster, ibig sabihin po niyan yung ano, yung sinasabi nilang banagan, pang export po yun. And then mining dyan sa may Maasim area, hindi po nakakasira ng kalikasan kasi po ang minimina po is limestone, hindi po gold, hindi ibang mineralis na nakakasira sa ating kalikasan. So ano po yan, last update ko po is nasa 80 dump trucks na po yung tumatakbo dyan sa may ating mining ng limestone dyan sa may ano, sa may tawag dito Maasim area. Approximate income po ng ating mining is per year mayroong 10 billion po per year. At saka yun, poultry farm, meron tayong poultry farm dyan sa may ano, sa may Pulumulok area. Pulumulok pa yun or sa may ano, sa may Silway Ocho. So dyan no, at saka dressing plant, at saka dressing plant and vent. O ibig sabihin po niyan, yung tinatayo ngayon sa may ano, sa may Silway Ocho, malaki po yan. So nakausap natin yung ano, nakausap natin yung technician po. So sa isang cycle po ng ano, ng buong operation ng dressing plant at saka vent, so per month merong ano, merong 1.6 million birds. So kung kakatayin yan, magkano ba ano ngayon, magkano ba ang kilo ng manok ngayon? So siguro nasa mga ano, sa pinakamababa siguro income ng kuan, ng tawag dito, ang ng dressing plant is nasa mga over 100 million a month. So malaki po yun, napakalaki po. At saka ano, rice fields meron tayo dyan sa may ano, sa may Matanao area dyan sa may Davao region. Textile and garment center dyan sa may Taite Rizal. Kappa Coffee Nutri Blend, so nakabili ako last week. Tatlong bag yung binili ko, pakita ko lang sa inyo. So ito, Kappa Coffee Nutri Blend 12-in-1 Nutritional Coffee. So ang ingredients po nito mga kapanalo, kapamilya, babasahin ko lang ha. Ingredients, coffee creamer, brown sugar, flax seed extract as a source of omega 3, and agaricus morel extract, moringa extract, yung ano, yung malunggay. So grape seed extract, siyempre alam natin yung grapes, alam naman. Mangosteen extract, goji berry extract, ganoderma extract, purple corn extract, at saka ginseng extract. Napakasarap po, at saka can afford po ng mga Kappa members kasi 300 pesos per bag. So bilhin na po kayo mga kapamilya sa mga hindi pa nakatikim. Tumikim na po kayo at saka bilhin na po kayo. Kumbaga sa Bisaya, kung kuha mo kasuway, panuway na mo. Then balik tayo sana sa business ng Kappa. So ang Kappa meron ding tinatawag na plywood factory dyan sa may
Bislig area yata, yung ano, may maraming palkata. At saka fish pond, bangusan, dyan din sa, ano, sa may bandang Davao region. At saka yung mga soon to come na business, sa pagkakaalam ko, ito yung mga ano, ito yung Kappa gadgets, yung Kappa cellphone, Kappa appliances, Kappa laptop, meron yan, paparating na po soon, coming na po. At saka may mga bagong ano, may mga bagong pinaplano yung Kappa na magkakaroon ng business na pera padala. At saka yung TV station natin, ongoing na po yung construction dyan sa may General Santos City. So dyan po tayo makakarinig at saka makakakita ng tama at hindi biased na balita po. So yun. At saka paparating na rin po ang business ng Kappa soon, ang ano, ang Jury Community Club at saka Kappa Transportation na pinaplansya na po at saka pinaplano na kung ano bang dapat gawin, yung ganito ganyan. So, ganun talaga sa business, kailangan paplanuhan para hindi malugi. Medyo mainit, so yun, tahanan ito sombrero. And then, pag-uusapan natin ngayon yung ano, yung tinatawag na economic at saka industry impacts nung impact nung nandito sa Sikapa si ano, sa Alabel at saka sa Sarangani. And then sa transportation naman, makikita nyo, lalo-lalo na dito sa ano, dito sa may Alabel, every day grabe yung pasahero, ano pa lang, maaga pa lang punuan na, parang ano, parang walang tigil yung pasada ng mga kapamilya nating driver. Alam ko mga kapamilya yung driver natin eh. Merong iba na ano, nasa iba, pero aya, decision nila yon. And then nung lalong-lalo na pag weekend, makikita mo talaga ang transportation group dito sa Alabel, napakasigla kasi si member nagkuha ng blessing and then pumunta sa mall. May nakausap nga akong isang ano eh, may nakausap ako isang nurse dyan sa may doctor's hospital. Naiinis daw siya kasi ano, napakadami na daw tao sa mall, saka mahaba na raw yung pila sa ano, sa baya, sa may counter. So normal, no? Normal kasi maraming blessing na natatanggap yung mga kapamilya natin. So saan pupunta? Kung di ano, sa mall, kung saan sila sasaya, yung bibili ng damit ng mga anak nila at saka yung ibang ano, mga pangangailangan, lalo na yung mga ano, mga panggrocery. So ang mall, napakasigla ng mall, napakadaming tao. At saka sa car company naman dito sa may General Santos, sad to say, wala na pong sasakyan dito sa may ano, sa may General Santos City, nagkakaubusan. So nakausap ko yung kaibigan ko, pag nag-order ka daw sa Jensa ng car, 4 to 5 months pa bago dumating kasi in-order pa sa ano, sa Maynila. So nagkakaubusan na dito ng sasakyan sa may General Santos City. At saka maraming nag-early retire, lalong-lalo na sa gobyerno. For me, hindi ano yun, hindi problema yun. Kasi para sa akin, good thing yun para sa mga newly grads na wala pang trabaho. So marami ang nag-early retire kasi malaki na yung blessing ng Kappa. Pwede na silang mag-retire ng ano, medyo maaga. Siyempre, open yan para sa ano, sa mga bagong nag-graduate na makapasok ng trabaho sa ano, sa gobyerno. So sa susunod po na pag-uusapan natin, maghahanap po tayo ng mga kapamilya at mga kapanalo nating member dito sa Kappa na ano, na ano ba ang natulong or naitulong ng Kappa sa kanilang buhay. So marami yan. Parang tao dito, tao nga dyan, vlog, magiging vlog yan, pero para sa akin, medyo hindi, you know? Parang ano lang, question and answer portion lang po. Para sa ano. At saka salamat sa pag-share ng video ito, at saka sa lahat ng mga OFW na nag-request ng mga bagong updates, bagong video. Maraming salamat po sa pakikinig, panunood, at pag-share at pag-like ng video ito. So ako pa rin ang inyong Kappa amigo sa main office sa Alabel, Roger Tabdasan, magsasabing, we love Kappa, I love Kappa, we care, we unite. Bye-bye mga kapamilya.